araw po sa ating lahat. Medyo maulan na araw po ito ngayon kasi mula po kaninang umaga. Sige lang po ang ulan. Ulan hinto. So, sa araw na to guys, wala naman akong planong mag video sana. Ang kaso lang guys, hindi ko po talaga matiis or hindi ko po mapigilan sarili ko na i-share sa inyo ang aking mga tanim dito sa taas. Ipapakita ko lang po sa inyo guys ang aking bagong tanim na sitaw. Ito po siya. Yung kanya pong pagbunga na kahit yung mga side shoots na tinatawag nila ay nagbubunga pa din po guys. So, tara, pakita ko po sa inyo ang aking mabungang sitaw. Yun, so ayan guys. Katulad ng sinabi ko sa inyo, hindi ko po talaga matiis na hindi ko po i-share ang bunga po ng aking bagong tanim na sitaw. Ayan po. Kasi kung inyo pong napanood ang mga video ko, ang sitaw ko po ay dyan po yan, nakapwesto. So, nagtanim po ako ulit. Dito na po, ayun po yung mga puno niya, yung mga timba na yan na maliliit. Yung apat na timba na yan, yan po yung, dyan po nakatanim ang puno ng sitaw. So, ayan na siya guys. Ayan na nga, ayan na yung bunga ng mga sitaw ko. Ayan. Ayan siya, yan. At ito yan siya guys. Ayun. So marami pang mangyayaring bunga gawa nga po ng madami pa po siyang bulaklak. At alam nyo ba guys kung anong-ano. Kahit yung tinatawag po nilang side shoot na lang po baga. Yung parang ano na lang. Ito katulad nito. Pinakadulo-dulo na to siya ng sitaw. May bunga pa din guys. So, nakakatuwa. Ayan siya, nakakatuwa. At, ayun pa po oh. Ayun pa. Ayan. Bunga rin po yan. Ayan oh. Yan. Yan. Bunga din po yan. Tapos, ito. Ito po. Ito. Ha? Pakita ko po to sa inyo. Ito yung pinakapuno ng sitaw. Ayan po siya nasa lupa. Ayan po yung pinakapuno ng sitaw. Pagdating po dito, nagsanga siya at nagbulaklak. So, ibig sabihin, magbubunga. Like po sa ganito, katulad po ng ito. Ayun. Ayun po yung bulaklak niya. So, ibig sabihin, magbubunga pa to. Ito, mga ano lang na to. Mga sanga-sanga lang na ito. O, di po ba? Ang galing. Ang galing. Sabi nga ni Juni. O, di po ba? Kailan ko lang po ito na itanim? Ayan na po siya. Yan. Napabunga ko na siya kaagad. Ayan. Ang gamit ko lang dito guys is mga fermented ano lang, fruit juice. Masasabi na nating fermented fruit juice guys kasi alam nyo kung ano. Yung mga pinagbalatan po, kung inyo pong pinanood yung mga nauna ko pong video, yung mga pinagbalatan po ng prutas, like sa apple, piras, at gulay na mga iba't ibang ano, prutas. Ang pinagbalatan po noon guys ay hindi ko po tinatapon. Yun po ay aking itinatabi at binababad. Yun lang po ang ginagawa kong pang-spray sa aking sitaw, okra, at mga sili. Yan po ang sekreto ko sa ahitik na bunga ng aking sili. Ayan po, yan. Ito, katulad po nito. Ayan, marami pong bunga ito guys. Ayan guys, oh, yun. So, pag nagsisigang ako, hindi ko na problema ang sili guys. Dito na lang ako kumukuha. Katulad nga nito, oh, hinog na lang siya guys, oh. Ayan, oh, yan. At sa aking mga kalamansi, yan din po yung sikreto ko. Ang fermented fruit juice lang, yun. At ito pa si kalamansi ko. Yan. Kumbaga po, ang ano po is organic po talaga. Organic po yung fertilizer na ginagamit ko dito. Like itong sa sili na ito, ayan, ang dami na pong bunga. Ito siya guys, itong puno na ito ng sili, malapit ko na yan siyang
putulin sana. Ang kaso, nakita ko, nung ini-spray ko siya, nung mga fermented fruit juice na yun, yung mga binabad kong mga balat ng prutas, nagbulaklak siya. Kasi kung inyo pong napansin, ayan po o, medyo hindi maganda ang kanyang naging tubo. Ayun, katulad po niyan. Parang hindi siya ano. Pero guys, nagbunga siya eh. Nagbulaklak. So, hinayaan ko siya. Nagbulaklak siya. Ayan. So, ibig sabihin, may pakinabang siya. At ang aking si kamatis. Ito siya guys. Si kamatis ito. Ayan. May bunga na siya. Ayun o, kung inyo pong napansin. Isang piraso nga lang po. Ayan. Isang piraso pa lang. At may isa din doon. Ngayon. Nakakatuwa. Pero marami pang bulaklak guys. Ayun o, mga bulaklak na yan. Ayan. Ayan. Mga bulaklak na yan guys. Yan. Ang mga ano na yan, yan. Bulaklak na yan siya. So sana hindi na magsige ang ulan. Yun nga guys, katulad ng sinasabi ko, sa pagtatanim, tiyaga lang po. Tiyaga po talaga. Tiyaga, proper care sa mga tanim. Kung gusto nyo gumamit ng mga fertilizer, yung mga binibiling fertilizer, pwede naman. Akin kasi guys, ang gamit ko lang is yun lang nga, mga binabad na balat ng saging, binabad na balat ng prutas, yun po yung gamit ko. So, organic po siya. Organic po ang aking mga fertilizer. Hindi po ako gumagamit ng mga yung pinang-spray. Hindi po. Gusto ko lang po ganito lang. Hindi ko naman po siya nininegosyo eh. Kumbaga, pang sarili lang po naming pangangailangan. So, katulad nitong aking si sitaw. Ayan po, oho. Wow! Alam niyo po guys, sa ganitong kasimple lang na ano, ganito lang, nakatanim lang siya sa mga timba-timba na yan. Nakakatuwa, nakakatuwa na makapagpapabunga ako ng ganito. Mapapakinabangan ko, sisili ko. Yes po. Nakakatuwa tingnan, nakakatuwa tingnan, nakakaaliw. Lalo na po ako, mahilig po talaga akong magtanim-tanim. Though hindi naman ako ganun ka, ano, tawag dito, maalam sa pagtatanim. Basta ang alam ko lang po, may lupa at may mapagtamnan na timba or ano dyan. Magtatanim po ako, ganun po. Pero kahit paano naman, ang hindi ko po inaasahan na magagawa ko po pala sila na mapabunga, na nasa timba lang po sila. Yes po. Kasi ang pagkakaalam ko lang po eh, sa pagtatanim, ang tinatanim sa mga timba, sa mga paso, mga ornamental lang, mga bulaklak, yung mga ganun lang. So, sa kakapanood ko po sa mga YouTuber, like po yung si Don Bustamante po, yung sa ano ba yon? Basta si Mr. Don Bustamante. Yun po yun ay sabi ko, nagagawa nga din po niya. Although siya, marami siyang alam, maalam siya. So, kaya siguro sobrang lago ng kanyang mga tanim. So, akin naman po, hindi naman po ako ganun ka. Wala pong proper na seminar or ano po dyan. Basta po, magtatanim lang po ako ng gusto kong itanim. Na yung pangangailangan namin. Yun po. Ang tanim po dito sa aking rooftop garden ay halos araw-araw po natin itong kinakailangan. Like sa sili, sili labuyo, siling haba, kalamansi, saluyot, malunggay, alokbati, talbos, at kalamansi, pichay, kamatis, at sisitaw. Iyon. Tapos guys, may mga ibang tanim pa din ako dito na tawag nito, yung spring onion po. Iyon. Kasi ako, mahilig po ako magsabaw. Sabaw lang ng isda, nalalagyan lang ng kamate, sibuyas. Nilalagyan, gusto ko siya may spring onion. So dahil may mga talbos din po ako, nilalagay ko din po yan sa sinabawan na isda or si alugbati, nilalagay ko din sa mga sinabawan na isda. Tapos may tanglad, may luya, ayun. So may mustasa. Yun, ano pa ba? Ano pa bang meron dito? Meron po akong kamyas. May kamyas po ako. May papaya. Pakita ko po sa inyo guys ang aking kamyas. Let's go. Ayan. Ayan po yung aking kamyas.
Yan po. Ayan. Malabong na po siya. Binili ko lang po yan siya. Maliit pa. Ngayon po, ayan na siya. Lumabong na siya. So, hindi ko po alam. Pag naiisip ko pala ngayon kung magiging malaking puno na siya, hindi ko po alam kung anong gagawin ko sa kanya. Sana, bago siya magiging malaking puno, magbunga man lang siya. Kasi, di po ba, sa pagkakaalam natin, ang kamyas po ay nagbubunga po yan siya sa mga kanyang mga ito, sa puno niya, sa mga ganito-ganito niya. Di po ba, ganyan ang pagbubunga ng ano, ng kamyas. So sana, bago siya maging puno at umabot sa kung saan, sana magbunga man siya. So, at ang isa pa po, eto siya. Yan. Si papaya. Ang sabi ko po sa nabilhan ko neto, hindi daw po ito lumalaki talaga na tumatangkad. Ang bunga daw po nito is yung pahaba po na parang pinapahinog lang. Pero pwede naman din daw po yun gulayin. So dahil mahilig kaming kumain ng mga ginataan na mga ganyan, papaya, nagtanim po ako. So hindi ko po alam kung gaano yan siya katangkad. Update ko po kayo sa mga susunod na video dyan. Kaya sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa akin, please subscribe na po kayo para po ma-update kayo sa mga tanim ko dito. Yun. Ay, ako po ay natutuwa talaga sa aking nakikita. Sa akin pong pinaghirapan at pinagbibilaran dito sa init. Katulad po niyan, ayan. Huwag niyo na lang po intindihin yung mga sampay. Ayan, yan po. So, imagine niyo po yan. Sa ganito lang, sa timba lang na ganito, makakapagpabunga tayo ng mga sitaw na kailangan natin. Ayan. Mataba naman din po siya, guys. Ayan. See? Ayan. Tapos guys, ito, napanood nyo to sa mga nauna kong, sa mga video ko, di po ba malabong ito? Ngayon, ayan na lang. Kasi guys, sariwa pa yung mga pinagkuhaan ko. Kumuha po ako dito kaninang umaga. Nagluto po kasi ako ng ginataang tambakol. So, yan na lang po ang aking ginamit. Hindi na po ako bumili pa. Yan na po. Tapos, sabay kumuha na rin po ako ng ilang piraso sa sili ko. Ayan, ilang piraso lang din po. Yan ang kinuha ko. Marami to siya guys. Maraming bunga ito. Hindi lang siya ganun kakita. Gawa nga ng parang nag-ano yung dahon. Pero guys, tingnan nyo po siya. Ayan po. Madami po itong bunga. Ayan. Kwento ko lang sa inyo guys ha. Dati kasi, nanonood lang ako ng mga video sa yung mga YouTuber, yung mga nag-upload ng mga video nila sa pagtatanim, sa rooftop gardening nila, ganun. Ang iniisip ko po talaga, sorry po ha, ang iniisip ko po talaga na binibili lang po nila yan, yung mga ganito, bumibili na sila ng marami ng bunga, tapos, i-upload lang nila. Kasi iniisip ko, imposibleng magpadami ng bunga sa isang ganyan lang, sa taniman lang na ganyan, sa mineral water bottle lang na ganyan. Imposible, sabi ko, na ganyan kahitik ang magiging bunga. Pero wag ka. Ako po pala, magagawa ko din. Ayun, oh. Ayan pa siya, oh. Ako rin po pala, guys, magagawa ko siya na mapahitik ang bunga ng aking sili. Siling haba at siling labuyo. So, sabi ko, totoo pala talaga, tama pala talaga sila na pag may tiyaga, may nilaga. So, dahil napatunayan ko siya guys, na hindi pala talaga lang sa lupa itinatanim, at hindi lang pala sa lupa napapahitik ang bunga, napatunayan ko po talaga na makakapagpabunga po talaga ng bunga.
Kaya ang ginawa ko po, nagtanim po ako ulit. Natuwa po kasi ako, guys. Ayan. Nagtanim po ako ulit. Ayan siya, oh. Yan. Yan siya, guys. Ay, ito po ay siling labuyo. Ayan. Labuyo po yan siya, guys. Labuyo yan. Yaan ganyan. Ayan. Yan. Ayan po siya, oh. So, hikutin natin siya, ha. Ayan. Labuyo yan siya, guys. Ito si saluyot. Ayan. Labuyo yan siya, guys. Yaan. Mm. Tapos, ito, si siling haba. Yan. Siling haba po ito, guys. Ito. Yan. Ito na yung siling haba. Bakit ko po siya nasabing siling haba? Kasi, pansinin nyo po ito. Ito po, oh. Yan. Nakaganon po siya. Nakaganon. Yan. Yan po. Yan po yung ano ng siling haba. Yung nakaganyan ang kanyang pagbubunga. Ayan po, oh. Yan. Yan po yung siling haba. Tapos, pansinin nyo po ito, si labuyo. Ayun. Kita nyo po. Pataas lang siya. Ito po, oh. Ito po. Kung napansin nyo po ito. Ayan. Ito po. Itong magiging bunga niya na to. Kung napansin nyo po yan, yan. Pahaba lang siya. So, yan si labuyo. Labuyo po yan. Kasi, ito guys, pitong puno ng labuyo ang itinanim ko at pitong puno din ng siling haba. So, dito sa mga to, hindi ko pa malalaman saan si labuyo at saan si siling haba. Pag nakita ko na po siya na yun na po yun, pagsasama-samahin ko na po sila para maganda po silang tignan katulad nito na pinagsama-sama ko. Labuyo is labuyo. Tapos, ito na lang po yung natira sa aking siling haba na tatlong puno ko po na itanim. Yan na lang po yung natira kasi yung iba parang mabilis gumulang. Mabilis nag-ano yung mga dahon at yung mga bunga, hindi na siya ganun kalaki. Hindi katulad nito. Yan. Yun. Yan. So, di po ba, bibilihin pa ba natin kung may sarili na po tayong mga tanim? Hindi na po. Katulad po netong aking mga sili, since hindi naman talaga namin sila nauubos, pagka may bumibili po sa tindahan, magtatanong, may sili po kayo, binibigyan ko na lang. Binibigay ko na lang po ang sili. Sabi nga ng anak ko, mama, binta natin yung bunga ng sili mo, 10 isa, para sa effort. Hindi naman pwede yon. So, guys, naipakita ko na po sa inyo. Hindi ko po kasi talaga, actually wala naman akong plano talagang mag-video ngayon kasi sabi ko nga maulan. Pero hindi ko po kasi matiis na hindi ma-share sa inyo ang aking mga bagong bunga ng aking mga sitaw. Ayan. At ma-share na rin sa inyo ang iba pang mga bago kong tanim. Ayan. Katulad niyang sili, kamatis, yun lang po ang medyo bago ko sa ngayon, at si papaya. Ayan. Kasi guys, may punla po ako dito, ha. Ito, hindi pa po siya tumutubo. Bell pepper po ito. Okay? Pangatlong subok ko na po yan. So, subukan ko pa din. Try and try lang. Hanggat sa may tumubo, hindi ko alam kung may tutubo, pero pangatlong punla ko na po, yan siya guys. At si aking luya, eto o, oh, ang dami ng naging ano ng luya ko, pero hindi ko alam kung marami ng laman yan. Ayan po ang luya, yan. At si tanglad, ayan. Si tanglad, marami na siyang tubo sa ibaba, kaya susunod na mga araw, putulin ko na po yung mga malalaki. Yun. At ang aking walang sawang pagbunga ng aking kalamansi. Ayan. At ang aking matabang mustasa. Ayan. O, diba? Ang ganda tignan ng mustasa, guys. Yes. O, di po ba? Hmm. So, makapitas ka nito ng ilan? Kung magsigang sa miso ka, makapitas ka ng ilang ano lang nito? Makakapagsigang ka na. Sold na. So, bibili ka pa ba ng halagang 10 piso? Hindi na. O, si saluyot ko. Ayun. Mahilig ako kasi guys kumain ng saluyot. Eh, since Bisaya kasi ako, mahilig talaga ako mag-ano ng saluyot talaga. Ayan.
Iyan. So, nag-ano na din po ako ng saluyot. Nagtanim na din po ako ng saluyot para kahit paano. Iyan. At, ito na si alugbati ko, guys. Medyo tumaba-taba na siya. Ayan na siya, oh. Iyan. Iyan. Hindi po ba? Guys, that's it for today. Update ko po kayo sa mga susunod na mga araw, sa susunod na mga video ko sa aking mga tanim dito sa rooftop garden. So, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please isama niyo naman po ako sa inyong isa-subscribe. Kung nagustuhan niyo po ang video na ito, please like, share, and subscribe po. So, see you sa next video. Bye!